Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng team gawa sa pangunguna ni Camarines Norte Governor Edgardo Egay Taliado, 1st District Congresswoman Josie Banning Taliado at Provincial Administrator Alvin Taliado para sa kanilang multi-services caravan. Ilan sa mga binisita ng pamilya Taliado ang Barangay Anamiam at Kabanatuhan sa Bayan ng Labo, Camarines Norte. Layunin ito na mabiyayaan ng tulong ang mga tao sa lugar. Ilan sa kanilang agara mga tulong ang iba't ibang serbisyo kagaya ng libreng medical check-up, bunot ng ngipin, libreng gupit, hot oil at hair color treatment. Mayroon ding ipinamimigay ng mga libreng reading glasses, mga pantanim na butong gulay, bitamina para sa mga lagang hayop, lalo tigit pa mga food packs na kinabibilangan ng bigas, dilata, noodles at iba pa. Pinatawag ko po kanina yung provincial leader namin. Sabi ko, habulan lang 20 million pa para makonkreto, para dayuhin kayo ng mga turista. Kasi malaking tulong po yan. Pag nasimento yan, kahit po mga local na turista, malaking tulong po yan. Kasi po, pag pumunta yan dito, siyempre, bibili man yan, bibili na kung ano yan. So, may mga pagkakitaan ang mga ang iba na taga-barangay Anamiam. At ang sabi ko rin po sa kanya, yung multi-cab po, ay bibigyan siya ng multi-cab. Multi-cab po ha, kasi po si Congresswoman, si Agataliado po, ang lahat po ng barangay na lumapit at lumapit sa amin at nakiusap, nabigyan, bibigyan po namin. Ano po? So, ilan po yung Camarines Norte po yan na magkakaroon ng service na multi-cab. Ang multi-cab po ay pwedeng gamitin nyo sa emergency at sa iba pang mga bagay. Pero po, ang importante, tayo ay walang sakit, ano, importante. Tsaka yung mga matatanda talaga, umiiwas lumabas ng bahay. Kasi sila po yung vulnerable na dapuan ng sakit. Kaya talaga po, eto na yung new normal natin. Naka-face mask, naka-face shield. Nasabi nga, pupupusan ka ng hininga. Pag-jogging ka, naka-face mask ka, ay mapupupusan ka ng paghinga. Ano, pero po, tayo ay mag-ingat. Kasi po hindi natin alam kung sino yung carrier ng COVID. Kaya, pero kung pag kayo inibos, sinipon, uminom ka agad kayo ng paracetamol. Yun lang naman po ang ano doon eh. Ang gamot, di ba? Yun lang. Tapos syempre tayo nasa linang tayo. E palilakas ang resistensya natin. Sanay tayo sa bundok ay ano. Sanay na kahit ano lang, kinakain natin. Bayabas lang, sold na. So, hindi tayo dadapuan kagad ng ano, ng COVID na yan. Dito po, alam nyo naman, paikot-ikot ako dito. Ang dami ko dito nabigyan ng wheelchair. Tama po. Kayong mga, isa sa mga nauna namin pinuntahan barangay. Kaya nga po yung ibang bayan, talaga nagtatampo bakit daw dito sa bayan ng Labo ay inuuna namin. Siyempre dahil, alam naman po namin dito sa bayan ng Labo, mas nangangailangan po kayo ng ganitong serbisyo. Kaya sana po sa 2022 nga po, alam ko naman po si Congresswoman Josie Banning Taliado, sinubukan po natin ang last election. Makita naman po natin ang nagawa niya dito sa 1st District. Grabe ang pag-unlad at asenso. Halos 2 years pa lang siyang naninerbisyo, pero yung nagawa niya parang pang 6 years na. Kaya nagpapasalamat ako dahil sinubukan po natin si Congresswoman Josie Banning Taliado. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng mga tao sa Barangay Anamiam at Kabatuhan, Sitio Kabungahan ng Bayan ng Labo dahil sa malapas kong regalo ng Team Gawa. Ang ganda po. Maraming salamat po. Ay, ano po ang bahay ko na ano po, may anak po akong may diferensya. Ano po, nadaganan po ng santol, tapos na tikat po yung bubong na year. Ay, ako po ay single mother. Ano po, nakikipagamasan po ako kung may nagagawa po ako ng walis. Pag may ano po, mga prutas na ano, tinitinda ko po, nilalako po. Susuman po ako minsan.
Yun lang po. Maraming salamat po sa pamilya Tallado sa malaking tulong pong ibinibigay niyo sa amin, sa mga gamot po at sa iba pang serbisyong ibinabot niyo sa amin. Sobrang laki pong tulong ang naibibigay ng pamilya Tallado sa mga taga-barangay Kabatuhan po. Dahil po sa tulong na yun, ay marami pong natutulungan ng mga sa hindi lang po sa aming pamilya kundi po sa aming mga kabarangay. Maliban sa mga serbisyong hatid ng Team Gawa, nangako naman ito ng iba pang proyekto para sa Barangay Anamiam. Katulad na lamang ng 20 million para sa isinagawang groundbreaking ng construction of road ng Purok 6 patungong Busigon River at karagdagang 20 million pesos road project patungo naman sa Pag-ibig Falls. Samantala, sa Barangay Kabatuhan, Sitio Kabungahan naman ay ang pagsasagawa ng groundbreaking ceremony para sa ilalatag na proyektong road opening concreting na nagkakahalagang 40,613,000 pesos at road opening concreting naman sa Kanapawan papuntang Kabatuhan na nagkakahalaga namang 40,613,000 pesos at 100 million pesos pondo naman para sa taong 2022. Ito po ay napakalaking tulong sa mga kabarangay ko na kung saan ay sa kahirapan po ngayon ay hindi na sila nakakapunta ng barangay. Kaya napakalaking bagay po sa mga kabarangay ko. Ng mga medical check-up, libre gamot, and then pagbibigay po ng mga libreng gupit. At kung ano-ano pa po, hanggang sa doon po sa relief, ay sinasama na rin po nila yung mga bagay na yun. Unang papasalamat tayo sa kay Gug Ege at saka kay Congressman. Kasi kahit medyo malayo, itong lugar namin, inarating na kanilang serbisyo. So ang aking mga kababayan ay hindi naman lahat, kasi meron tayong pandemic. So bali isa lang sa bawat household ang pinalabas ko. Mm-hmm. Kaya hindi pa yan dapat karami ang tao, mas marami pa yan. Mm-hmm. So papasalamat tayo kasi yung mga libreng bunot ng ipin, dahil malayo kami sa bayan, malaking tulong sa mga tao, sa ating mga kababayan. Yung kahit papaano, yung mga gamot ng mga bata, ay malaking tulong yan. Kasi alam mo naman ngayon sa butika, kapag wala kang reseta, hindi ka naman pagbibenta ng gamot. So ito yung servisyo na talagang hanga ako. Bilib na bilib kami kasi dito lang nangyayari yan sa Camarines Norte na inihahatid ang servisyo sa mga barangay. Talagang napakasipag itong SIP. Dahil sa Multa Services Caravan, mas na ipaparating ng serbisyong Tallado ang kanilang walang sawang pagmamahal sa kanilang mga nasasakuban sa buong lalawigan. Aasahan pa ang sunod-sunod na pagbisita ng Team Gawa sa iba pang lugar sa probinsya para sa kanilang multi-services caravan. Para sa BHTV News, Kevin Alba.